Diálogo con los mayos. Okay, may kulang pa ba? Sponsored ba to ng bench? Faisal, ay! Oh my gosh! Oh my gosh! Let's go, El Fili! Kita ako na talaga mahanap yung libro mo yun. Nasaan na ba yun? Pahiwatik ng pagpaypay ko? Bakit? Anong meaning yan? Tinatangi kita. Oh, sino naman yan? Si Fidel. Bakit? May tiiga pa, di ba? Ay, sige na. Okay na. Oo nga pala. Good luck sa paghahanap ng libro, okay? Senyor Simon, may tutulong po ba ako sa inyo, senyor? Batid mo kung sino ako. Hindi lang ako basta si Simon. Alayaw. Ako ang hukom na nais parusahan ng isang sistema sa pamamagitan ng sarili nilang mga krimen. Kaya kailangan ko yung tulong. Kayong kabataan. Mr. Torres, alam ko na rin po ang mangyayari sa mga tauhan sa El Fili. Nabasa ko na po yung libro. Pero ngayon po, Mr. Torres, kailangan ko pong makabalik. Kailangan kong pumasok ulit sa libro. Kailangan ko pong iligtas sa mga tauhan sa kwento. Kailangan kong isave yung mga kaibigan ko. Eto na naman tayo, Miss Invantes. Wala ka nang mababago sa kasaysayan. Nakasulat na yon. Kakaloka. Anong klaseng paano darating, Mr. Torres? Ay, nakasak kaya na eh. Ayun! Senior moment. Hello? Ah, pare. Kasama ba si Pido? Sige. Mapunta na ako dyan. Kaloka, kamutik ka na mahuli. Hayaan mo na, parang wala naman siya nakita. Sigurado ka ha? Ayoko ma-expel. Oo. Ikaw mag-relax ka nga lang. Ramis, hindi ko nagagawin to. Last mo na yan ha? Thank you. Nakuha ko. Oh my God. So ano ba talaga magic ka dyan sa libro na yan? Bukod sa lumat, sira-sira na. Mahirap ipaliwanag, Stacy. Basta ito na ang huling pagkakataon ko para maayos ang lahat. Tara lang! Ikaw na naman uli ang nangahas na pasukin ang ikalawang nobela. Ay, Miss Maria Clara Infantes. Tila, papasabak na naman ako sa'yo.
tulog pa lang eh. Gising na. Wait lang. Narinig ko yun na yung sinabi ni Clay, Fidel daw. Ikaw ah. Ate, tapos na raw. Mag-work ba? Nasa Elfili na ba ako? Ha? Ano lang yung pinagsasabi mo, ate? Bakit? Dito na naman ako. Nabangon ko na naman ba, ate? Wait! Sino si Fidel? Boyfriend mo? Ay! Wala, may boyfriend na si ate! Ay! Susumbong kita kay mama! Ay! Hindi! Wag! Baka mo sasabihin kay mama, ha? Promise? Promise kay ate? Masasin po, miss. Ma! Hoy! Elian! Ma! Nandito pa rin ako. Hindi ako nag-transport. May ginawa ba akong mali? Transmigration? Transmigration pala tawag doon. Anong ginagawa mo? Nagre-research ako tungkol sa transmigration. Ano? Basta yun yung nangyayari pag nagtatransport ka papasok sa isang libro. Sa isang nobela. Ito, parang ganito. Ah! Uso yan sa anime, sa Wattpad. Nangyayari kaya talaga yun? Oo. Actually, nangyari nga sa... Bali na. Malaga ba? Kailangan akong mamatay? Uuwi naman ito. Nagawa ko naman yun. Hindi naman ako nag-dance. Board, Sandra. Board tiles? Sa? Board sa Tiago? Oo ba ito? Fake news. Wala naman siguro mawawala kung susubukan ko, ano? Ito ba? Ito? Ano na ba nangyayari? Hindi ko naman na naiintindihan. Nanggaling na ako ng Fort Santiago kanina. Nakarating na ako dito. Pinasok ko na lahat ng portals. Bakit wala pa rin nangyayari? Pa rin ako? Bakit hindi pa rin ako makapasok ulit sa libro? Hello, Dai. Dai, nasaan ka? Bakit? Pumunta ka rito. Hinahanap ka ni Mr. Torres. Bakit daw? Hinahanap niya yung libro. Sabi na, madidiscover niya eh. At ikaw ang prime suspect.
Ano sabi mo? Siyempre, maang-maang ang School of Acting. Pumunta ka na rito, bilisan mo. Sige, sige, papunta na ako doon. Mr. Torres, hinahanap niyo raw po ako. Oo. Kaninang pagpasok ko, napansin ko na may gamit akong nawawala. Isang mahalagang bagay, yung kopya ng El Filibusterismo na hinahanap mo sa akin. Nawawala po? Oo. Ako? Sigurado po ba kayo, sir? Baka na-misplace mo lang. Kami alam ka. Clay, alam mo kung saan napunta ang libro. Wala po kung alam. Sigurado ka? Oo naman po. Nasa bahay lang po ako kagabi. Kung ikaw ang kumuha, umamin ka na. Ikaw lang ang alam kong kukuha nun. Sir, maniwala kayo sa akin. Wala talaga sa akin, promise. Oh, sige. Miss Clay. O? Babala lang. Huwag mong paglaruan ang tadhana. Baka imbis na makatulong ka, mapalala mo pa ang sitwasyon. Nak, may sasabihin ako. Sigurado magiging proud ka. Ano po yun? Alam mo ba? Hinarap ko ang Tito Ronald. Sabi ko, oras na ipinahiya at sinaktan niya ulit ako. Hindi ako magdadalawang isip na iwan siya. Na hindi na ako magpapasakop sa kanya. Sinabi niyo talaga yun? Kasi napag-isipan ko rin yung sinabi mo na realizations. Tagal na nitong sakit na nararanasan ko natin na kahit siya yung lalaki sa relasyon namin, dapat irespeto niya ako. Bilang tao. Bilang babae. Bilang nanay niyo. I'm so proud of you, man. Mahirap. Eh, hindi ko alam kung mapapalindigan ko. Hirap.
baby steps, ma'am. Baby steps. Basta kasama kita. Kasama ko kayo ni Elias. Bakit? Ayaw mo ko samahan. May problema? May nasabi ako. wala po, ma. May iba lang din po kasi akong problema. Ano? Hirap pong ipaliwanag. Baka isipin nyo lang nasisiraan na ako ng bait. Napaka-totoo nga nasisiraan na ako. Anak, nanay mo ako. Kahit ano pa yan. Kahit kalokohan, kabaliwan, pwede mo ikwento sa akin. Gusto ko po sanang matulungan yung friends ko. Pero sa sitwasyon po kasi ngayon, parang wala na akong magagawa. Bakit nasaan ba itong mga kaibigan mo? Malayo po. Wala po dito. Dapat na ba akong gumivap, ma? Hindi ko alam kung paano kitang matutulungan, anak. Pero hindi kaya yung solusyon sa problema. Nandiyan lang. Kumbaga, kung sa biyahe, nadaanan mo na hindi mo lang napansin. Paano po? Madalas sinasabi sa akin ni Nanay Tasha noon. Minsan, kailangan mo lang balikan kung saan ka galing. Minsan, kailangan mag-umpisa sa simula para makarating ka sa gusto mong puntahan. Mahirap intindihan, ano? Mahirap. Pero maiintindihan mo. Sorry, anak, magulo. Nakagulo ako. Hindi po. Hingi ako ng straw. Pansi po. Kumpisa. Kumpisa siya. Wala na ba talaga akong pag-asa? Hindi na ako makakabalik? Ano, itigil ko na lang to? In front of Rizal Monument in Luneta Park is also known as Kilometer Zero.
serves as the point from which all road distances from Manila are measured. Minsan, kailangan mag-umpisa sa simula para makarating ka sa gusto mong puntahan. Generation is plentiful. Saan nga nagsimula lahat to? O kanino? Sagot ni Rizal ang tanong ko. Okay. Toothbrush, toothpaste, check. Sabon, pulbos, deodorant, check. Delata, syempre, check. First aid kit, very important. Check na check. Ano pa ba? Yaman! Siyempre, ayoko nang gumawa ng sarili kong brat panty doon, no? Mas magandang gamitin to, mas komportable at mas makakagalaw ako ng maayos. Okay, may kulang pa ba? Sponsored ba to ng Bench? Kitang-kita yung pangalan ng Bench eh. Pero I love Bench actually. Of course. Perfect. Sumamo sa'yo. Pinapahirapan ako ni Mr. Torres, baka ikaw ang maging susi ko para makabalik ako sa libro mo. Okay? Here goes nothing. Ano, nandito na ba ako? Ano bang ginawa ko nun? Kabukas. Okay.
naman ganito, Rizal? Bakit mo ako binibitin ng ganito? Lupit-lupit mo sa mga tauhan mo. Bakit kailangan nilang mamatay? Bakit kailangan nilang magpatayan? Alam mo, sorry ah. Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung libro mo. Ang ganda nga ng libro mo eh. Kaya nga gusto kong bumalik. Gusto ko silang matulungan. At hindi naman ako magkakaganito. Hindi naman ako magiging Gina G. Kung binigyan mo sila ng happy ending. Rizal. Please. Parang awa mo lang. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako na makabalik sa nobela mo. Dahil kailangan nila ang tulong ko. Kailangan nila ako. Kaloka. Maria Clara Infantes. Para kang baliw. Kinakausap mo ang monumento ni Rizal. Umabot ka na doon. Woo! Oh, grabe. Ay, nako. Okay, fine. Tinatanggap ko nang wala na akong magagawa. Yun na yun. Bye, Rizal! Ay! Oh my gosh! Ayun lang. Oh my gosh! Let's go, Elfili! Dala niya yung bag na maraming bra tsaka mandi. What? Congrats! Kapasok na ba ako ng Elfili? Sabi sa nobela, nandito raw si Maria Clara? Perdoneme, pero nole, pwede dehar, Señor Simon. Kung gayon ay magturing ka ng kahit na sinong pangalan ng Poncio Pilato na sa gayon ay makahingi ako ng permiso. Ang guardiani, kay hermana ka, Maria, walang iba kundi si Padre Bernardo Santo. Maria Clara! Kung naririnig mo ako, magparamdam ka naman, labasin mo ako dito! In fairness, kakamiss na ang lolo. Kahit saan na lang, naaalala ko si Fidel. Oh my gosh! Nakikita sila. O, long hair na siya ngayon. Maraming salamat, Suset.
Dr. Lero and sa mga writers. Sobrang ganda ng takbo ng kwento as expected ng iba. And marami din yung mga hindi natin ni-expect. So sobrang ganda ng combination ng mga unexpected at mga expected ng mga bagay. Congrats sa lahat in advance, Elfie, Lina, finally. And maraming salamat sa lahat na sumasabay sa akin manood nito. And sa lahat naman nagre-request. Ayan guys, shoutout pala sa mga Queenies and of course sa mga kaibigan natin ng mga OFWs. Sobrang dami nyo guys sa Hong Kong, Taiwan, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, ano pa naalala ko? Los Angeles, of course, California, New York, ang best friend ko nandyan din. And sino pa ba? Meron pa tayo sa Brazil. Oh, sorry. Ayan, shoutout sa inyo. Maraming salamat. And of course, sa mga bayan natin na nanonood dito sa Pilipinas, ng reaction natin, maraming salamat din. And hope to see all of you guys next week for episode 86. Tama ba? Last 15 episodes na lang yata ang natitira. And pagkakasahin nila dito ang El Filibusterismo. And sobrang grabe yung mga ganap. Nakita natin, bago yung kulay ng costume ni Clay. Of course, si Simon, bago na rin yung image niya. And buti na lang si Maria Clara buhay. Oh my gosh! Hindi pa ba nangyayari na ma-rape siya dito? Tingnan lang natin next week. So, ayan guys, maraming salamat and hope to see all of you guys in my next video. Bye!